Buti pa daw etong si Wally Bayola na humingi agad ng pasensya. Pero si na Vice Ganda daw at si Ayon Perez, wala namang sorry na narinig daw ang mga netizens. Bakit? Ba't magsasorry yung dalawa? Hindi ba't kayo dapat ang magsorry sa kadumihan ng pag-iisip niyo sa kuno nga ay kabastusan na ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon Perez? Hindi ba't kayo dapat ang magsorry? Etong ginawa po ni Wally Bayola, huling-huli to, wala nang paliwanag na dapat gawin. Caught in the act. Ano ba ang tawag doon? Caught red-handed. Caught in flagrante. Kitang-kita po. Kaya nagtataka tayo, bakit kailangan pa ng paliwanag na itong MTRCB? Ay alam naman nila agad. From the very beginning, from the very start, alam nila yung kanilang mga patakaran, kanilang mga batas. At ito po ay clear violation. So agad-agad dapat napatawan ng parusa. Kung sino man ang dapat patawan ng parusa, di ba? Tapos gusto niyo mag-sorry si Vice Ganda. Yung parang, oh di wow, nag-sorry si Wally Bayola. Normal, no? Parang ang dali-dali sa kanya. Kasi napanood natin yung short clip na yun. Parang ang dali-dali sa kanya na magmura on national television. Ang ibig sabihin, mas lalong normal yung pagmumura para sa kanya sa bahay nila o kaya sa labas kasama ang mga kaibigan o kung sino man. Yun nga. Sabi pa ng mga netizen, malalagpasan mo yan, Mr. Wally Bayola. Dahil noong nakaraang taon, ilang taon na ata ang nakakalipas, merong mas matinding kontrobersya na kinasangkutan na itong si Wally Bayola. Diba, may scandal to. So ito ay isang pagmumura lang, kuno. Alright. Pero yun nga, may karampatang parusa dahil on national television nangyari. Humingi ng pasensya today ang e-host na si Wally Bayola matapos pagpiestahan ang live episode ng Noontime Show kahapon. August 10. Alright. Alam nyo, etong ganitong nangyayari, siguradong magiging mapanuri na talaga ang MTRCB. Dahil kalimitan, gumagawa sila ng aksyon dahil may mga nagre-reklamo. Paano kung wala pong magreklamo? Parang ang naging simula ay yung nangyari kina Vice Ganda. At magandang isipin na yung simula na yon ay wala naman talagang problema. Pero mukhang makakatulong sa mga susunod, mukhang makakatulong yung nangyaring yun kay Vice Ganda para nga maging mas lalong stricto na ang MTRCB. Pero sana kahit papano, sila mismo ay nagre-review. Sila mismo ay tumitingin, nanonood ng mga programa. Diba dapat may mga tauhan sila para mag-review? Hindi yung aasa sila sa mga nagre-reklamo. Pero maganda nga, maganda rin yun kahit papano yung merong nangangalampag. Pero pag wala, ay anong gagawin ng MTRCB? Yung magtataka ka, anong trabaho nyo kung walang magbibigay or magreklamo sa inyo? Hindi ba dapat kayo ay, anong sabi dito? Yung MTRCB review ang ibig sabihin ata ng R doon eh. So yun, dapat kahit papano, yung mga naandyan sa MTRCB ay ginagawa yung ganitong trabaho, yung trabaho nila. Diba? Okay, huwag niyo pong ipagkumpara to kay Vice Ganda at Ayon na itong maliwanag na paglabag sa kung anumang batas ang tinutukoy or patakaran ang tinutukoy, itong PD number 1986 ng MTRCB. Huwag niyo pong itutulad dahil hindi kailangan mag-sorry ni Vice Ganda at ni Ayon. Kayo dapat ang mag-sorry. Kayong gustong pabagsakin si Ayon dahil po ang dudumi ng isip nyo. Okay, kayo dapat ang mag-sorry kay Ayon at kay Vice. Tapos gusto nyo mag-sorry. Ayan, nag-sorry si Wally. Ibig sabihin, admitted yung pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nun, ligtas ka na. Diba? May karampatang parusa pa rin yan. Okay.